the hottest issues. Pasok sa The A-List, Ping Medina versus Baron Geisler. Kahapon, ikinagulat ng bayan ang kwento ni Ping Medina sa kanyang Facebook account patungkol sa ginawa sa kanya ni Baron sa shooting ng indie movie na Bubog. Anong ginawa ni Baron sa'yo? Pagpasok na niya, siyempre, umiiyak-iyak na ako, sumisigaw-sigaw na may packaging tape sa bibig ko. Tapos, binuksan niya yung zipper niya. Tapos yun, nakita ko parang, anong gagawin nito? So parang nakikita ko na yung ari niya. Pero hindi ko makita talaga kasi may luha doon sa mata ko. Tapos na nakafocus ako doon sa ginagawa ko. Tapos yun, nung naramdaman ko na parang may bumabasa na doon sa dibdib ko. Ayun, doon ko na-realize na, ito na yun. From here, dito. Tapos, dito lang eh. Tapos, sobrang nababasa na to. Kasi tumutulo na sa gilid. Matapos ito, sinubukan daw kumalma ni Ping subalit hindi niya napigilan at nasuntok niya ang bakal sa kanilang set. Ayoko na patagalin eh. So, wala na akong balak mag-take ng legal action. Parang, siguro, isanction na lang siya ng FDCP, ng Actors Guild or whatever. Pero yung matagal kasi yun eh, I just wanna move on with my life. Matapos ang insidente, wala raw plano magsampan ng legal action si Ping. Buwelta naman ni Baron. Ping, nagpaalam ako sa iyo. Miss Direk Arlene, nagpaalam po ako sa inyo. Hindi nyo alam kung anong pinagagawa nyo. Wala tayong kontrata. Pero, ang pinagagawa nyo sa akin, manakit o manampal at sinampal din po ako. Okay lang, tanggalin ako sa industriya. Yung akin lang, yung katotohanan, may labas, may behind the scenes at nagpaalam ako sa inyo 3 times or more. Pagkatapos ng eksena, nilapitan ko kaagad si Ping at sinabi ko, I'm so sorry. So ano po itong ginagawa nyo sa akin ngayon? Pinapakita nyo masama akong tao? Sige, naihian kita. Pero nagpaalam ako 3 times kahit sa'yo. Naka-record yan sa behind the scenes. Kung meron, pwera lang kung binura nyo. Pero wala akong binastos, man. Lasing? Anong lasing? Pakita nyo lahat. Mag-isip kayo. Lawyer up. Ayon naman sa direktor na si Arlene De La Cruz, gamit ang kanyang Facebook account, di raw katanggap-tanggap ang ginawa ni Baron at klaro sa kanila script kung ano lang ang dapat gawin ni Baron sa eksena. Mercedes Cabral versus Lily Monteverde. Matapos ang nakakagulat na desisyon ng Metro Manila Film Festival Committee sa mga pelikulang ipapalabas ngayong taon, ipinahayag ng kilalang film producer na si Lily Monteverde na nalungkot siya sa naging desisyon ng MMFF Committee para sa kanya, para sa mga bata ang Pasko. Hindi raw pampasko ang independent movies na napili ngayong taon. Subalit, agad naman itong sinagot ng isa sa mga aktor na kalahok sa MMFF na si Mercedes Cabral. Kinuwestiyon niya ang opinyon ni Mother Lily at pinaratangan na hindi naman ang mga bata ang concern nito kung hindi ang kanyang kikitain. Sinabi rin ni Cabral na di umano iniisip nito ang kikitain sa Pasko subalit hindi magawa ni Mother Lily na swelduhan ng tama ang kanyang mga tao. Sinundan pa ni Cabral ito ng ilang masasakit na salita na ayon sa ilang netizens ay hindi naman karapat-dapat. Tonight with Boy Abunda. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa atin dito sa studio. I just wanted to make a comment tungkol dito sa itinatanong ho sa atin kung anong ating reaksyon doon sa sinabi ng artistang, ng actress na si Mercedes Cabral laban kay Mother Lily. Here's my take. There is space for healthy discussion. There's space for healthy, mature disagreements. May karapatan si Mercedes Cabral sumalungat o mag-criticize doon sa mga na iniisip niyang hindi tama. Because I read her post at sinabi nga niya doon yung mga atraso ni Mother Lily, etc. That's right. Pero kasama po sa karapatan na yun ay accountability at responsibility. Sa aking palagay, walang karapatan si Mercedes Cabral sabihing idiot si Mother Lily. Dahil una, you're talking to an elderly woman. Wala sa ating kultura, wala sa ating tradisyon, wala sa ating ugali ang mambastos, mga lapastangan sa mas nakakatanda sa atin. Pangalawa, I think she crossed the line. Kung ayaw mo ng mga pelikula ni Mother Lily, that's right. Halimbawa, kung ikay naiirita dahil mayaman si Mother Lily at kumikita ang kanyang mga pelikula, that's your right. Pero hindi nagnakaw sa kaban ng bayan si Lily Monteverde. I am not the apologist of Mother Lily. I don't work for Mother Lily. Pero people choose to watch what they want to watch. Ang akin lamang is, I think Mother Lily deserves an apology.